true love. Saan mo ba ito matatagpuan? Siguro ay mahirap itong sagutin hanggat ikaw ay hindi pa nakakasal. Pero ang tanong, ang pagpapakasal ba ang basehan sa true love? Kung oo ang inyong sagot, paano naman ang mga miyembro ng LGBT community na hindi pwedeng ikasal sa ating bansa sa kadahilan ng hindi legal ang same-sex marriage dito? Wala na bang true love para sa amin? Ito ang tanong na madalas namin itanong sa sarili namin. Ang pangalan ko nga pala ay Bert. Magandang araw sa inyong lahat. Nais ko lang ibahagi ang aking kwento para magsilbing inspirasyon para sa mga katulad ko. Ang pangalan ko nga pala ay Bert. Pero ito ay pinalitan ko ng Beck nung ako ay naging half-half o sa madaling salita nung ako ay naging bakla. Dito nga sa kwento kong ito na aking ibabahagi sa inyo ay hindi lang basta love story ang matutunghayan nyo. Dahil malalaman nyo rin dito kung paano ko hinarap at napagtagumpayan na lagpasan ang lahat ng diskriminasyon, pambubuli at iba pang masasakit na salita na dinanas ko nung inamin ko na ako ay isang bakla. Kaya naman simulan na natin ang kwento. Simulan natin nung ako ay isang straight na lalaki pa. Believe it or not, isa akong bad boy nung elementary. Halos linggo-linggo nga ay may nakakaaway o nakakasuntukan taminsan. Sa tuwing nakikita kong may binubuli ang mga bully. Lalo na kapag babae ang kanilang napagtitripan. Ayoko lang kasi talaga na nakakakita ng mga binubuli. Lalo na kapag babae. Kaya nga binansagan pa nila akong super bird that time. And also, hindi naman sa pagmamayabang. Pero isa rin ako sa heartthrob ng school. Lagi pa nga akong nakakatanggap ng papuri galing sa mga students at ilang teachers noon. Dahil sa kagwapuhan at katapangan daw na tinataglay ko. Kaya nung ako ay high school na, ay palagi akong nagiging escort ng klase. At minsan nga, ay sinasali pa ako ng advisor ko sa competition sa school about muse and escort upang malaman kung sino ang Mr. and Miss ng taon na yon. Well, kahit nga wala akong talent, ay grab lang ako ng grab ng opportunity. Dahil alam kong magbe-benefit ang pagsali kong ito sa aking buhay. It was a fun and exciting experience din naman ang pagsali sa ganong competition. Dahil syempre, unang-una, maraming nagtitilian na kababaihan kapag ikaw ay rumarampa na. Kahit nga parehong kaliwa ang paako, kapag sumasayaw ay nakaririnig pa rin ako ng tilian mula sa mga supporters ko. And guess what? Nung ako ay 4th year high school na, ay matagumpay ko nang nakuha ang titulo bilang Mr. Escort sa taong iyon. Bird, papansay naman oh. Number one supporters mo ko eh. Bird, papicture. Mr. Escort, ang gwapo-gwapo mo. Nababaliw na ako sa'yo. Crush kita, Bird. Ilan lang sa mga kadalasang sinasabi ng mga kababaihan sa akin. Well, to be honest, ang sarap lang makarinig ng mga compliment galing sa ibang tao, lalo na kapag ito ay alam mong hindi pambobola. Pero sa kabila ng mga papuring natanggap ko noon, ay dito na rin nagsimulang maingit at kainisan ako ng ibang kalalakihan sa tuwing ako ang pinapansin ng kanilang crush. At hindi sila. Hoy Bert! Pasigang tawag ng isang sigang lalaki na palagi kong nakakaaway nung ako ay elementary. Nung ako ay pauwi na, kung di ako nagkakamali ay lima silang lumapit sa akin. Oh, bakit? Kamusta? Sagot ko sa kanya. Pero di ko inaasahan na hahawakan nito bigla ang kuhelyo ng aking damit. At sinabing, ang yabang mo ah. Bahagya pa nga akong nagtaka nung sabihan niya akong mayabang.
Dahil kahit na nakakatanggap ako ng mga papuri, ay hindi ko naman ugali na magyabang. Bro, chill lang. Ayoko ng gulo. Pagpapakalma ko sa kanya. Sa halip nga na bitiwan ako nito, ay mas lalo pa niyang hinigpitan ang paghawak niya sa kuhelyo ko. Pwes, ako gusto ko eh. Papalag ka ba? Paghahamon nito. Wala talaga akong balak patulan siya. Dahil nga nagbago na ako ng image nung ako ay high school na. Pero nang bastusin niya ako, I could no longer control myself. I immediately punched his face and the fight began. Well, in the end, ay ako ang natalo sa away na yon. Sa kadahilanang pinagtulung-tulungan nila akong lima. Pero nakaramdam din ako ng tuwa nung napabagsak ko ang leader nila bago nila ako tuluyang mapabagsak. Nahinto nga lang ang away na yun nung nakita kami ng guard. Doon kasi sa parking lot naganap ang away. Kaya walang ibang estudyante o faculty ang nakasaksi sa pag-aaway na yun. Pero di nila ine-expect na may guard na dadating dito. Kaya ayun, ang ending, kami ay nag-eye dance. At simula nga noon ay pilit na akong umiiwas sa gulo. Dahil ayoko namang makita ng mga kapwa-estudyante ko na ang Mr. Escort nila ay basag ulo. Kaya naman nag-focus na lang ako sa paghahanap ng aking iibigin. Well, in 1 year nga lang ay ilang babae na ang naging girlfriend ko. Naging babaero nga ang tingin ng iba sa akin dahil sa nangyaring yon. Pero to be honest, hindi ko rin maintindihan ang dahilan kung bakit hindi man lang tumatagal ang lahat ng nakakarelasyon ko. Ang huling naging girlfriend ko nga ay nakipag-break sa akin 2 linggo matapos niya akong sagutin. At ang dahilan niya ay mahal pa daw niya ang ex niya. Kaya naman dahil nga sa lahat ng yun, minsan ay sinasabi ko na lang sa sarili ko ang katagang, what if lalaki pala ang nakatadhana sa akin? Pero ito ay pabiro lamang. Ngunit hindi ko ine-expect na magkakatotoo ang birong ito. Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko na iyon na ang huling guidance o away na kinasangkutan ko na mangyayari sa buhay ko? At syempre, yun na rin ang huling magiging girlfriend ko. Maaring pumasok sa isip nyo na baka ako ay tuluyan ng nagbagong buhay at ayaw na munang umibig sa ngayon. Well, tama kayo. Nagbagong buhay na ako. Pero sa pagkakataong ito ay totally na pagbabagong buhay. Dahil makalipas kasi ang ilang taon, ay dito ko na naramdaman ang sarili ko na ako ay isang pusong babae. At lalaki ang gusto. Pilit ko ang nilabanan to. Dahil alam ko na ang mangyayari sa sarili ko kapag ako ay naghayag na. Pero ako na mismo ang nagsasabi. Hindi ito nakokontrol at napakahirap itago. Kaya after many months, matapos kong maramdaman na ako ay isang pusong babae, ay tuluyan na akong bumigay. Una ko nga itong inamin, syempre sa pamilya. Well, natanggap naman nila ako. Pero kita ko sa mukha nila ang pagkadismaya, lalo na sa mukha ni Papa. Ikaw ba naman kasi ang magkaroon ng gwapo at tinitilaang anak? Tapos aaminin sa'yo na ito ay isang pusong babae. Ewan ko na lang kung di ka talaga madismaya dito. Kaya dito ay napag-isip-isip ko na wag mo nang ihayag ito in public. Kaya naman in a years, ako ay umaastang lalaki sa labas. Pero pagpasok sa loob ng bahay, ay dito na ako humahayag. Pinangalanan ko na nga ang sarili ko bilang Beth. At pagkalipas nga ng ilang taon, ay napilitan na akong ihayag ang sarili ko in public. Matapos akong ma-inform na magkakaroon ng isang event sa dati kong school, medyo malaking party din to. Parang student night ba kumbaga. And invited ang mga alumni. At ang mga dating naging Mr. Escort and Miss Muse nga sa paaralan.
at magkakaroon pa ng entrance. O yun bang rarampa sa gitna? Kaya ilang gabi kong pinag-isipan kung a-attend ba ako doon o hindi. At kung ako naman ay a-attend, ano naman kaya ang isusuot ko? Pero sa huli ay napagdesisyonan ko na umattend sa event na yon. At tuluyan nang ihayag ang sarili ko in public. Naririnig ko pa nga ang usapan ng mga ibang students. Asan kaya si Kuya Bert? Gusto ko pa naman magpa-picture sa kanya, kaso mukhang hindi a-attend. Oo nga, ang gwapo pa naman nun. For sure maraming magtitilian pag rumampa na siya. Ilan lang sa pag-uusap nila. Well, hindi nila alam. Ang Bert na tinutukoy nila ay nasa harap na nila. Ibang-iba na kasi ang mukha ko ngayon. At ang outfit ko ay ang outfit na sinusuot ng mga gay sa tuwing may formal event. Medyo natakot nga ako na rumampa. Dahil alam kong maraming madidismaya kapag nalaman nilang ang Bert na tinitilaan at crush ng bayan noon ay isa ng binabaing ngayon. Pero sabi ko sa sarili ko, it's now or never. Kaya naman nung tunawag ng MC ang pangalan ko, ay dito ko rumampa. At nagsimula nang ihayag ang sarili ko na ako ay isang gay. Ano kaya ang masasabi sa akin ng ibang tao sa paghayag kong ito? Matatanggap kaya nila ako? At mayroon pa rin kayang true love na magaganap sa buhay ko matapos akong maging isang gay? Mga tanong na nabubuo sa isipan ko habang ako ay rumarampa sa event na yon. Puputulin ko po muna ang aking kwento. At kung nabitin ko po kayo, sana po ay abangan nyo pa rin ang karugtong nito sa susunod na araw. Ang inyong tagapagbahagi, Bert.